Magandang umaga, mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistiyan. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Pasko na muli pagkamuhay. Pagsitayin po tayo. Thank you.
ng tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkatilan ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ipapumukay. Kaya tinipuan ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ipabubukay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila sa pampuling ito. At iuupan namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalubot ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila ay pinananalangin ng mga ito at pinatugnan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay paraming parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bye.
Basa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na dinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at makalaga sa kanyang kanina. Wari mga batong buhay, mag-isangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga sasagdorin na talaga sa Diyos, maghandog kayo sa kanya ng mga aking espiritual na kagundulod sa Diyos dahil kay Jesus Kristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, mas ninyo itinayo ko sa siyon ang isang batong panuluhan, inilat at mahalaga, hindi mabibigo ang sino mang nanalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may mga pananalig, ngunit sa mga walang pananalig, patutupad ang nasa kasulatan. Ang batong tinakbing ng mga tagapag tayo, ay siya naging batong panuluhan at naging batong kalitisoral at ikararapat ng mga tao. Nagisan sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Natapuan kayo isang lahing hinirang, mga sasaradote ng hari, isang bansang nakalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging kanya at maghayaan ng mga mahangong gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kaligiman tungo sa kanyang kaligalas na kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat. Masitayin po tayo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa gana ng aking sarili. Ang Ama'ng sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin
Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa nito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri na namin Panginoong Jesus Kristo na siyupo po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon pong linggong ito, ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tayo inihahanda ni Jesus. And we hear from the Gospel, ano sinasabi niya, ipinag-ipinag-ahanda niya tayo ng ating matutuluyan, ng ating nagsilid o ng matitirhan sa langit. Jesus prepares the disciples for the moment of separation as well. Inihahanda ni Jesus sa isang paghihiwalay and being sent into a mission. He reminds them that they have a place waiting for them in heaven, just as they have a place in His church. We know, alam natin, na ang Diyos ay muling nabuhay at Siya'y bubunitain po natin sa mga susunod na linggo yung Kanyang pag-akyat sa langit. And this was to show us hope for the life to come, hope of heaven, just as He will lead us one day to heaven, the dwelling place na sinasabi niya po ngayong araw na ito, ang silid na sinasabi niya ngayong araw na ito. Heaven or langit? Ano nga ba para sa atin ang langit, mga kapatid? Pinamangarap ba natin ito? Sino nangangarap dito mapunta sa langit, taas ang kamay? Konti lang? Sino ang nangangarap mapunta sa langit, taas po ang kamay? Sige, hindi pa naman ngayon, relax lang kayo. Pero sana, magkita-kita tayo sa langit. And tuwing kailan ba natin dito sa buhay natin sa lupa, nasasabi natin, oh, heaven ang feeling. Oh, heaven, cloud nine. Ito ba yung mga pagkakataon na may kasama kang mabait na tao? O ikaw mismo, nagpapakabait, wow, heaven. O kaya naman, pag nakapit mo na yung inaasang-asang mong oo ng nililigawan mo, o di naman kaya, kapag ka ba ikaw ay tinignan o pinansin ng iyong crush. Heaven. Or kaya naman, kapag nakakain o nakain mo na yung pinakaasam mo na pinakamasarap na burger, na pizza, na buffalo wings, etc. Ito ba yung mga pakiramdam ng langit? My dear brothers and sisters, Jesus prepares our dwelling place, yung ating silid. Alam niyo po ba na in Greek term, originally, ang ginamit mong salita ay monai. Monai or monain, which means, literally means, hindi po siya isang lugar. Ang ibig sabihin po nito ay to stay, to remain, or to abide with. So we can say na ang langit ay hindi lamang ito kung iisipin natin isang lugar na dapat puntahan. It's not a specific place, no? The dwelling place is tantamount to heaven, my dear brothers and sisters. Is heaven a real place? Saan ba ito? No? Saan nga ba ito? Is this a specific place? No one can tell. Walang makapagsasabi. Wala pa kasing nakapunta sa atin doon. But one thing is for sure, my dear brothers and sisters. Heaven is a state, wherein we meet God face to face. Yung tinatawag din ang beatific vision. Seeing God face to face. When we are with God, when we remain with God, or when we abide with God, we are in the bosom of the Father, and when we do His will. Pag ginawa natin yung gusto ng Diyos, we are home. We are in heaven. A close experience of heaven. Sabi nga po ng mga manunulat, home is where the heart should be. Sa terminolohiya po natin, mga Pilipino, ang translation natin dalawa, bahay at saka tahanan. Ano nga ba yung bahay? Ang bahay ito yung struktura na tinitirhan natin. Ngunit ang tahanan, ano nga ba yung tahanan? Ito yung pamilya. Pamilya na binubuo, natin. Thinking of home evokes so many warm sentiments like rest,
security, peace, and it also invokes the memory of the people there waiting to be with us. No? Kaya naman yung simple family dinner, simple get-together, to spend time together, no? Kahit wala kayong ginagawa, kahit nagbibiruan lang kayong magkakapatid o magnanay, magtatay, no? This becomes a glimpse of heaven. As each enjoys the company and there are no worries to dampen the day. No, ibig sabihin, nagiging makabuluhan ang araw. At bibigyan ko kayo ng isang mas magandang pagninilay tungkol sa salitang tahanan. Ano po ba ang root word ng salitang tahanan? Hello? Again. Well, actually, hindi tama yun sa ating Filipino language. Pero, I'm just giving you another reflection, no? Tahan-nan. Yeah? So, we can derive a word, tahan. Tahan o tahanan ay kung saan tumatahan ang mga pusong sugatan, ang mga pusong hapo at pagod at puno ng kapighatian. Ito yung tinatawag nating tahanan. And home is where we find rest, kapahingahan. Pag sinabi po natin kapahingahan naman, ano naman ang root word? Hinga. Pahinga. In short, yung salitang pahinga is when we ask for hinga or life. Kapag hindi ka na humihinga, hindi ka na buhay, tama? So, kapag ka mayroon kang hinga, no? O paghinga, tayo ay buhay. So, kanino pa ba tayo humihingi ng hininga? Sa Diyos lang, tayo humihingi ng buhay mula sa Diyos. Kaya naman, when we are at peace with God, with the presence of God, ito yung sinasabi natin, pahinga, pahingi ng hininga. Kaya huwag din yung i-small time ang pagsisimba o yung ating pag-get together because these are moments where we ask for new breath from God. Para tayo mabuhay muli. Where we ask breath, where we ask life. And tama nga si San Pedro sa kanyang pagsabi kay Jesus, to whom shall we go? To whom shall we go? But to the one who has given us life, and that is God. So ultimately, my dear brothers and sisters, heaven is an experience of home. No? It's an experience of home. And home is where we find, embrace, and do the will of God for us when we find rest and when we experience God. I do have my own experience of this, no? Nung pagpapatunay ng Diyos, ano nga ba yung heaven? Ano nga ba yung tahanan para sa akin? No? When I entered the seminary, I felt the seminary was really a home for me. No? At dumating yung pagkakataon po na parang ayaw ko na lumabas ng seminaryo. May free afternoon kami, no? Binibigyan kami pagkakataon lumabas. Pero parang ayoko po lumabas, no? Ayoko lumabas. Gusto ko lang magpahinga, gusto ko lang matulog, gusto ko lang umikot-ikot sa seminaryo, no? In short, ma-attach po ako. And I felt, no, ito yung tahanan para sa akin. Only to find out, no, dumating yung pagkakataon na ako po yung pinalalabas ng seminaryo. I have to take the agency. No? Itanong ko yung Diyos, no? Lord, akala ko ba dito na tayo? Akala ko ba nandito ka na? Alam ko ba na experience na kita dito? Alam ko na doon na lahat. Alam ko yun na yung tahanan ko. Alam ko tumahan na ako doon. Only to realize, no, after 2 years of pastoral regency, home can be anywhere. Hindi ito maisisituate o malalagay sa isa lamang lugar. Kung hindi mahanap natin ang tahanan sa kahit saang lugar, nasaan man tayo. Kasi no, na-realize ko, no, yung tahanan palang hinahanap ko ay yung pagtukon ko sa aking bukasyon. Doon pala tumatahan yung puso ko. Hindi sa lugar ng seminaryo o sa simbahan o sa bahay, kundi sa pagtukon sa tawag sa pagpapali. And that is my home. That is my response to God's love. And maybe, siguro magandang tanongin ang bawat isa, ano nga ba yung tahanan ko ngayon? Ano nga ba, saan ba ako tumatahan? Saan ba tumatahan yung puso ko? And Jesus teaches us what or who our true home is. Where or what is heaven? For me, no, as I have said, responding to the call to the priesthood is my home. No matter how hard and painful the formation has become, I will be at peace, and I have become at peace knowing and believing that this is my home. Truly, my dear brothers and sisters,
Home is where our heart is. It is where our hearts find rest and gain life. It is when we do what God wills for us. Home can be anywhere. Heaven can be anywhere. Kaya naman, to give you an example, no, the closest experience of heaven that we can have, no, of course, is the Holy Eucharist, where we gather to receive, to experience the presence of Jesus in the Eucharist. But another thing, no, since we are celebrating Mother's Day today, no, bibigyan ko kayo ng isa pang example. Ano nga po ba ang naging unang tirahan o naging unang tahanan natin dito sa mundo? Hello? Po? Room? Ah, womb! Thank you po. Thank you. Ang napaka-responsive ng ating mga lectors. Salamat. Totoo po, ang una natin naging tahanan ay ang mga sinapupunan ng ating mga mahal na ina. Let's realize that the closest experience of heaven, of home, is when we experience the first time in the womb of our mothers. Na kung saan maingay ang kapaligiran, ngunit tayo sa loob ng sinapupunan ay peaceful at nakararamdam ng pagmamahal. That is an experience of heaven. That is an experience of home. Kaya naman, mama, inay, nanay, mami, mamshi, no? Lola, sila yung tinatawag natin ilaw ng tahanan. Sa kanilang sinapupunan, tumahan tayo. Bilang mga ina, silang ilaw sa mga panahon na naghahanap tayo ng kung saan tayo tatahan. Sila yung nasusumpungan natin. Isa sa mga pinakamalapit na karanasan ng langit ay ang makasama ng ating mga kanya-kanyang ina. Isa sa pinakamalapit na karanasan ng tahanan, ng pagtahan, ay ang pagsama natin sa ating mga nanay. Kaya naman po, sa lahat na nandito, magpasalamat po tayo sa Diyos sa biyaya ng ating mga nanay. The first experience of heaven, the first experience of home. Magpasalamat tayo sa kanila sapagkat sa kanilang natatanging pamamaraan, nararamdaman natin na tayo ay nasa langit. Nararamdaman natin na tayo ay nasa isang tahanan. Tumatahan tayo at nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Pagsitayin po tayo. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasapalataya ko sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat ng lupa ng langit at lupa. Sumasapalataya ko kay Jesucristo sa ganap ng Diyos Panginoon at inahan ng Basya kayang ng Espiritu Santo ipinanalang Santa Maria Menem pinagpakasakit ipon siya kaya ipinato sa krus na matay now sa pinaroonan ng mga yumao nang may tatlong araw ng buhay na mamuli umagya, umagya sa langit naluntong sa kanya namang makapangyarihan sa lahat o nagumula paniligo at sa buhay na walang hanggan.
tayong maasa sa kanyang walang takdang pagmamahal sa atin. Kaya nga, pakumbaba natin itinubilog sa kanya ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan. Habang ating itinadalangin, Panginoong Jesus, akayin mo kami sa Ama. Panginoong Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para simbahang paglahat, napangilan ng mga disipulong nakapaligid kay Jesus ang pangilumang bato, nawa, siya'y naging bukalang inspirasyon at pagpasa. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa ating mga obispo, ating purang kabuko at kapangpinunong espiritual, nawa, maipakinan nila sa atin ang kabanalan ni Jesus at gabayan nila tayo sa ibayong kayong pagkaisa sa Ama. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa lahat ng walang nandiretsyon sa buhay, dahil ito ang pinanghihinaan ng loob, magagpuan nawa nila sa mga turo ng simbahan at sa ating mabuting halimbawa, ang kailangan nilang pamatubay at pampalakaslo. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa mga may maluhang kaandaman at malapit na mamatay, magagpuan nawa nila sa mga pangako ni Jesus ang sandigan ng kanilang pag-asa ang mabuhay magpakailanman sa lahat ng Ama. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa bawat isa sa akin at sa aking pamayanan sa parokya, nawa, manatili tayong nagkakaisa sa pagmamahal ni Jesus na siyang panalungang bato ng ating gusaling espiritual. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, akayin mo kami sa Ama. Para sa lahat ng mga ina, nawa, maging mapagkaruha, mahinahang pagpasensya sila sa kanilang mga anak, tulad ni Maria kay Jesus. At nawa, sila yung pagpalain mo ko sa pag-ibig na kanilang pinapakita. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, akayin mo kami sa Ama. Hindi natin manalangin na ating mga pansarili ay hindi. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, akayin mo kami sa Ama. Diyos na aming Ama, pinasasalamatan ka namin sa kaloob mong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak at aming kapatid. Dahil nawa ng aming isip, salita at gawa ay malinsunod sa iyong kalooban at magdating sa amin sa kagalakan sa tahanan mo. Kasama ni Jesus at ng Banal na Espiritu, isang Diyos magpakailanman. Amen. Pagsipupo tayo. Oh.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga kapapangyarihan. Tanggapin ito ang Panginoon yung pagkasakas sa iyong mga kamay, sa kapulitan niya ang karamanan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niya ang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalita ng iyong mga kaloob at aming mga alay. Kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong makikisamang aming maaasahan ay siya rin umilal sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamundupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang tumpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang ando. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming obispo ng kanyang katuwang na obispo at ng kanang kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pag-itapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga bunan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ipahayag natin ang lakas loob. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan mo sa inyo,
ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Pumayag mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. In your house, my
O Maria, Reina ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Pagsiupo po ang lahat. Ngayon po tayong bisita mula sa Philippine Catholic Nation na magbahagi sa atin ng kanilang misyon. Para sa ating Vice-Rector, si Reverend Father Arnel Calata, mga parishioners ng Our Lady of EDSA, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Faye Titong, taga Davao City, at isang lay missionary ng Philippine Catholic Lay Mission na kasalukuyang naglingkod dito sa Luzon bilang isang promotion coordinator. Natatag ang Philippine Catholic Lay Mission noong March 1, 1977 sa tulong ng mga Marinal Fathers upang tumugon sa tawag ng simbahan na italaganap ang salita ng Diyos at upang tumulong sa mga parokya dito sa Pilipinas at sa Asia. Sa taong 1999, sa loob po ng 20 taon, ang Philippine Catholic Lay Mission ay naging tunay ng laiko, talagang Pilipino at misyonero sa lahat. At ito'y nasa pangangasiwa na ng mga laikong misyonero sa tulong ng mga generous lay people. Ayon po yun, para mapagpatuloy ang gawain laikong misyon. Sa loob po ng 40 years, ang Philippine Catholic Lay Mission ay nagpatuloy sa pagsasanay ng mga laikong misyonero. Sa ngayon po ay meron tayong misyonero sa mga dioceses ng Pilipinas at sa Asia para tumulong sa formasyon ng mga laikong leaders at pag-organisa ng basic Christian communities. Kami po ay narito ngayon upang humingi sa inyo ng tulong. Una, nais po namin na sana isama ninyo kami sa inyong panalangin upang patuloy ang dedikasyon sa tawag ng simbahan. Pangalawa, kami po ay nangiinggan nyo sa inyong interested na mag-join bilang isang lay missionary. Kami po ay tumatanggap ng single men and women or married couple between 23 to 45 years old, of course with parish pastoral experience recommended by your parish priest para sa pagsasanay ng 7 buwan na yung taon na to sa Davao City. Pangatlo, humihingi din po kami ng financial, tulong financial, para patuloy natin masuportahan at matutunan ang pangangailangan ng mga misyonero. Patuloy na training sa mga misyonero at mga leaders ng basic Christian communities at patulong sa mga mahihirap. So meron po kami mga booth, table po sa labas, yung inyong natanggap na envelope sa kasofrey, pagsulat po ang inyong pangalan kung gusto niyo mag-join sa amin o maging sponsor at tulog po sa aming booth sa labas. May table po kami doon. May easy labas. Again, thank you very much for giving us the opportunity to share our mission work and the chance to appeal for prayer and financial support. Lalo-lalo na ang inyong koraparoko na pinaiturutan niya kami magsalita dito kung maghapon. With that, thank you so much. Sa ngayon po ay pinatawag ang lahat ng mga mothers. Tapos sa isang natatangang pagbabasbas, labi po yung mga nanay dito po sa may malaking salat. Ito po. Mga mami, mama, nanay, nai, mamshi, lola, granny, labi po kayo dito para sa isang natatangang pagbabasbas. Manalangin tayo. Tuon po natin ang ating mga kamay patungo sa kanila. O Panginoong Diyos, may likha at namamahala ng buhay ng tao. Bendisyonan mo ang mga babaeng ito na tumanggap ng kagalakan at karangalan na maging ina. Tanggapin mo ang aming pasasalamat at tinggi ng aming mga panalangin. Ipagtanggol mo, Panginoon, ang mga inang ito. Sampu ng kanilang supli sa lahat ng masama at sakuna. Patnubayan mo sila sa kanilang buhay sa araw-araw at naway maging uwaran sila sa kanilang angkan at lipunan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen.
Para sa lahat po ng mga nanay, maraming salamat sa inyo at sana ay magpakabalik kayo. Sumayin niyo, Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating isang mayo kayo sa kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos.